Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So ito pang ating general love reading po for Gemini. Take what resonates, hindi ito magre-resonate sa lahat. So kunin mo lang yung mga messages na magre-resonate para sa'yo. Also, if you're a cross-watcher, pwedeng maging ikaw ito at hindi si Gemini. So bahala ka nang ilagay ang sarili mo sa sitwasyon dahil pwede magkapalit-palit ang rules depende sa nangyayari sa'yo. Kung magbabanggit ako ng zodiac sign, energy lang yun na pipick up natin at hindi yung mismong zodiac sign ng person mo. So, start na natin yung reading mo. We have here the World, Four of Pentacles, Four of Cups, Page of Cups, Taurus, Virgo, Capricorn, Cancer, Scorpio, Pisces energy. Okay, sa nakikita ko dito, I feel like there's a lot of love coming from you. Maaaring kasi this is a relationship or a connection na bago-bago pa lang, medyo hilaw pa lang. Or kung hindi man, you're having this kind of energy na nandun yung interest, or no, not interest eh, kasi I feel like you are bored. Okay, nararamdaman ko medyo nabuboard ka dito sa connection na ito, or maaaring disconnection din at all, kasi itong person mo medyo malihi, matago, or kung hindi man, hindi siya open masyado sa'yo, or pagdating sa connection nyo, pwedeng yan, you know, this is a distant relationship o long distance relationship ito eh. May pagmamahal na ibinibigay itong person na ito, attraction, affection, nandyan, no? Kaya lang, maaaring hindi mo totally nararamdaman galing sa kanya. Okay, maaaring may kakulangan. Especially, nandito yung separation, no? So, possible that you are missing this person, may paghahangad ka na sana maging mas communicative siya, lalo na kung magkalayo kayo. But you really do love this person. Kaya lang mas nangingibabaw sa yung emotion na nakakaboring. Nakakaboring kasi hindi na naman siya nagchat, hindi na naman siya nagme-message, wala na naman paramdam, or kung hindi man talagang scene lang. Pero nandun yung pagmamahal. And yeah, we have your not today. Not dealing, hurt, avoiding conversation, call person, boundaries, still angry. Take what resonates kasi kung hindi ikaw itong kung hindi ikaw itong hindi pinapansin, pwedeng galing sa person na ito. Pero nandun yung love, nandun yung sabihin na natin, kung hindi pa relationship, kiligan. Okay? Dito sa person na ito. Well, hindi rin naman kasi maintindihan dito sa person mo with the Knight of Wands and Knight of Swords. Medyo ang nakukuha nating energy sa kanya, back and forth. Yung tipong ngayon, iba yung sinasabi niya. Talagang mapapaniwala ka sa mga sinasabi niya. There's a lot of love, confidence, lahat ng yan. Motivation, no? Maaaring motivated siya na gusto niyang gawin to, ganyan. And may times din naman na nagiging honest siya masyado. Okay? Although ready siya mag-take ng risk, may mga times na parang tipong tinatama ka niya. Or, medyo nagkakaroon ng conflict sa inyong dalawa. Okay? Kasi maaaring gusto ka niyang baguhin sa kung ano yung tingin niyang tama para sa'yo. And, yun yung nagkakos sa'yo na parang, teka lang, I don't feel like mag-work yung connection namin. But you still like this person. Gusto mo siya. May pagmamahal or may wish fulfillment tayong nararamdaman dito with the Star, Aquarius energy. And, Cancer, Scorpio, Pisces is here. Yung iba sa inyo talagang, nandun yung paghahangad mo, pagmamahal na nararamdaman mo towards this person. But for some of you, you need time. Okay, you need time. More time. Hindi pa sa ngayon. Hindi pa pwedeng ibigay lahat sa ngayon. And some kind of completion here. No, with the Ten of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces energy. I would like to clarify that. Bottom of the deck. What's with the Four of Cups? Ten of Cups, I'm sorry. Okay, Ten of Cups clarified by the Page of Pentacles. Okay, yung iba sa inyo kasi masyado pang bata. Although there's a lot of love coming from you, pwedeng hindi ka pa, medyo immature pa, no? Or sinasabi ko nga, bago-bago pa lang na relasyon or connection ito. And hindi ka pa masyadong sure. Okay? May kilig, may love, pero parang hindi mo pa, there's a beautiful family here. So, for some of you, isa pa to eh. Isa pa to na nakikita natin dito. You might be dealing with someone who is already in a relationship or may karelasyon ng iba. But, you know, may ending naman eh. May separation naman eh. Or someone na single mom, single dad. Okay? Basta may mga children and a happy family. But, you don't feel like kaya mong i-handle yon sa ngayon.
Okay, so might be isa ito sa nakakapagpaudlot. Although may pagmamahal ka dito, gusto mo, but may mga times na naisip mo rin, nakaka-boring, parang hindi pa ako ready, hindi pa ako okay sa kanya. And I feel like I need more time para maging sure dito sa taong to. Yung iba sa inyo kasi possible na wala pa namang relationship. This is like a fling-fling energy kasi bagong-bago pa lang yung energy na ito. And with the wheel, some kind of changes ang pwedeng mangyari dito, no? Coming from this person. Pwedeng magkaroon ng pagbabago. And I'm sorry to say kasi although there's a lot of love, pero kung in a relationship ka dito sa person na ito, I see na magkakaroon dito ng parang changes with the Five of Wands, possible competition either sa side mo or sa side niya na magkukos with the Knight of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn energy na parang although may stability or love or sabihin na nating perseverance coming from this person, yung gustong gusto niya, yung feeling mo secured ka sa pagmamahal niya, money, yung tipong you might be dealing with someone na okay naman or stable naman ang pamumuhay or money niya, but it doesn't matter, no? Kahit may pagmamahal ng ganyan, kasi possible na magkaroon ng competition. Kung sa side mo, it could be a soulmate. Next, I'm feeling a soulmate energy here na dadating sa'yo. And of course, mas maibibigay mo yung attention and yung emotions mo para dito sa taong to, na pwedeng mag-cause ng pag-alis or paglayo. Basta may pag-alis at paglayo dito with the runner. Pwedeng sa side mo, pwedeng sa side niya. Pag sa side ng person mo, yun din. Kasi may competition eh. May another person na involved sa situation. Ito yung magkakos para magkaroon ng pagbabago dito sa person na ito. Yan nga eh. Yung iba sa inyo, possible na hindi ka naman in a relationship dito sa person na ito. Ginawa, ang nangyari pa, parang option mo lang siya, no? Option. But then, pwedeng magkaroon ng paglayo or pag-alis dito sa person na ito. And yun yung mag-cause para magkaroon ng ending sa inyo with the Tower. But definitely, nakikita natin kung mag-i-end itong situation or yung love dito sa inyong dalawa, huwag ka malungkot kasi abundance is coming with the keep a positive mindset, manifest exactly what you want, gratitude, bliss. Okay, so anong ibig sabihin nito? You just need to think positive, stay positive. Kasi I see a soulmate coming here. Hindi itong person na ito. New soulmate ang dadating. And you do not have to worry kung ikaw itong magkakaroon ng ending of connection dito sa taong to. Okay? So, that's it for now, guys. Thank you for watching. I hope naka-resonate kayo. Please do like and subscribe to our channel, Unicorn Princess Tarot, Madam PTV, and Virgo Philippines. I love you all and bye-bye.